Pagbilingon ng mga apostolis ni Kristo para nga mabatian nyo ang Ebanghelyo, no? Kay ngami ang pinakapunto sa atong Ebanghelyo, matubato sa langit, tanga, tamaan, wala ang gilmet para hindi masakit. Kaya naman, sino diri ang kapatid yapon sa superstisyon sa disparates? Di ba? That is the gospel for today. Yes. If you listen very carefully, amoy na Ebanghelyo natin. Sa Marcos 7:7, ang bali Kristo mismo, wala simpulos ang ila pagsiuba. Tungod kay ang ila ginapatuman, kasuguan sang tao, nga kasuguan sang Diyos. Yes. That is disparates. Superstition belief. Talipatan ko isa sobra kasakoon. Pero in Catechism of the Catholic Church 21:38, pag nagapati ka sa disparates, buot silingon kasimpa ka sa Diyos Diyos. Correct. Pag nagasimpa ka sa Diyos Diyos, siling mismo diri sa Hugna 21, versikulo 8, muna ganyan mga, truth hurts, but it doesn't harm. Masakit ang kamatuuran, pero hindi kasi ni maano, kung patihon mo lang. Ang baldiri. Pero ang mga matalaw, ang mga matinuuhon, ang mga nagahimo sa mga kumililad ng mga butang, sa ila kapareho ang manugpatay, ang makiluwason, ang mga manugpabaylan, kag ang mga nagasimba sa Dios Dios. Kag ang nagasimba sa Dios, kag ang tanang butigon, ang lugar para sa ila amo ang linaw sang nagadagdag nga kalayo kag sufre nga amo kaduang kamatayon. So ang nagasimba sa Dios Dios mapa impyerno. Ratong ko ha. Kung nagapati kita sa disparates, hamba sa Catechism of the Catholic Church 21:38, you are doing idolatrous thing. Kung silingon kasimba ka sa Diyos, Diyos. Ang nagasimba sa Diyos, Diyos sa Bible, mapa-imperno. Hindi ako nagambala, Bible mismo ang atundro sa atong simbahan. So, this is the very center of our gospel, kagaina, nakasintro sa pagpati sa disparates. Kaya during the time ni Kristo, may mga tao, gina nga, ginakadtuan si Kristo. Bisan sa ato, no? Damo ka nagkakadto kay Kristo, ako mangkot. Ano ang rason nga magkakadto kita sa iya? May ara nga nagkakadto na mangkot. O na mangkot ang mga Hudiyo. Tingnan man ang imo yung mga gitutunan. Nagahimo sa labag sa kasuhan. Gakaon sila, may sila gapanghinaw. Disparates na nila. Anong sabat sila ni Kristo? Tuod gid man yan ang baling Isaias. Mga salimpapaw. Mga salimpapaw. Kaya nga man, ginapatuman nyo ang kasuguan sa tao, sumo kasuguan sa Diyos. So ang ginahatag sa atong subo nga pagpahibalo, kag dapat nato himuon, bayaan ang kasuguan sa tao. Kung silingon, bayaan nato ng disparates. Sa una ka pati, kita nga, bawal manilihong gabi kay gagawa ang grasya. Ari naman. Nakita ko naman ini sa isa ka movie. Tingnan niya nagapati mo. Nililhig na siya. Siling sang isa ka tao. Hindi pagpagwa. Kaya ang grasya din na pagwa mo. Bukod na siling niya. Ano nang tao man? Kaya parang hindi pagpagwaon. Patay niya ka. Ano yan niya? Hindi pagwaan na ang grasya. Pagwa. Kita mo lang. Kaya mabaho ang gali, pagkakaon mo na lang. Ang punto ni Ray, wala ka na si Pulos ang naman nga patihon din nato na mga disparates ang katigulangan. There's no basis. Ang muna galing, bayisay kami sa akong natiyak. Sili nga sa akong, sili ko siya, sala din na bala ang mga disparates na nang ginaubra nato. Kaya may mga namatay na muna karilang masami. Ang sabat niya sa akong, hindi ba na malain? Siguro paano mo naman hindi malain? Tingin niya na ginatudor sa simbahan. Sabat niya sa akon, ako man naging umras ang pare sa mga. Nakambal ko si iya, na hindi mo na sa babae, kaya pare ang ginahambal sa akong patay na, alakang katong ang patay na, padre, okay, patay na mo. Ang ako na lang din pangayo siya, day na ito mabasa, sa Catechism of the Catholic Church, na mapatay kita sa disparates. Oh? Kaya hambal mismo sa 21:38 sa Catechism of the Catholic Church, nagasimba ka sa Diyos Diyos kung nagapati ka sa disparates. Ayan, balman niyo sa Bible ang nagasimba sa Diyos Diyos. Hindi makanto? Imperno. Imperno. Kano lang dapat imuhon para ma-kasunod? Hindi ka na magpati. Very good question. Luwas sa hindi ka magpati, may himuon ka din. So, sa atong sa una, wala lang na.
Pero subong dapat mangin aware kita nga dapat daton i-renounce ini. How to renounce? Kung ginabayaw na sampare ang consecrated host, no? Dira ka ma-renounce. Anong pag-renounce? Kinasitway ko ang akong pagpati sa disparates. Sana. Kinasitway ko ang akong pagbubulong sa babaylan. Kinasitway ko ang tanan ko, ang tanan sa akong mga kaluluhan, kalulahan nga wala na angot sa simbahan. Sikway yun. That is renouncement. Aside from renouncement, confession. Kinahanglan tayo na ikumpisar. Remember, pagsimba sa Diyos Diyos, second command, first commandment sa Ginoo, ano gani? Ano first commandment? Lugmaon ang Diyos labaw sa tanan. Ay, paano kung may labaw ka pa sa Diyos? Pwede ba natin sa Diyos na first commandment ang inalabang? According sa katekismo sa simbahan, kung nagapati ka sa disparates, galabag ka sa first commandment. Christian, ang kwarta, Diyos-Diyos? Hindi. Kung wala mo ginahimo ng Diyos, unless kung pakadyoson mo. Example, Domingo ng Adlaw, kinanglaw mo masimba, kaya unahon mo, Brad, para magkakwarta, Diyos-Diyos. Pero kung may kwarta ka, yan ang kakinanglan sa bulig, buligan mo, kwarta mo na, hindi sa Diyos-Diyos. Depende sa gamit. Okay? Depende sa ginagamit. Kaya nga man, kinanglan man sa tao ang kwarta, pero hindi mo paghimuon ng Diyos ang kwarta. Okay? So balik ko ito sa pamangkot mo na eh. Klaro na, na dapat i-renounce natin, tapos i-confessar natin ang pagpati natin sa mga disparates. So dapat na ba ang tayo na? Kaya nga man, basta pala kung kuwaon kita sa kalimutan, huwag kita kabalong. Eh, paano kita magkatubang sa Ginoo? Kabalong kita, eh, wala mo kuya kabalong. May exemption, pero subong, hindi ka na-exempted. Napatian mo na. Yes. Ang may exemption lang, wala ka pati. Ang walang sa lumingins yung portins ng simbahan. Ang white and chinky. Ang white and chinky. Kung naganimin na mangkot, Brad, maluwas wala ang hindi katoliko. Ang sabat sa Lumen Gentium, the 14th, through no fault of their own. Kung wala sila yung kaintindi, pero nag-obra sila sa kambuton sa Ginoo, ang kaluwis ng Ginoo, kung maalungay sila. Kung wala sila kaintindi. Pero kung yung paintindi sila, wala sila nagpati, ang basa sa Ezekiel 3:19, papatay sila at malaglag. Pero kung kinumbalan mo, hindi na nayagaling sa lampun. Marcos 16:16. Marcos 16:16, no? Ano na? Ano na sila? Ninahukman na. Nahukman na? Sa una ito. Hindi sa Marcos 16:16. 16:16. Masin sa lato. Tinigdir eh. Tama. Ang isang sino nga magtuo, kag mabautismuhan, maluwas, at hindi magtuo, kundi na hon. To be condemned ang wala nagatuo. So, paano makuha ang pagtuo? Sulo sa Roma, sa 10, versikulo 17, amo niya ito nga, klaro nga mabasa. Sa isang Pablo mismo ha, 10:17, gani ang pagtuo nagagikan sa pagbabati sa kulong sa Diyos kag ang kulong sa Diyos nagaabot pagi sa pagbali na ano yung kung silingon kung ginawalihan kita yun ang pagbato natin amo na pagtuo natin if wala kita nagpati sa ginawali sa aton binigati kita. Okay, may follow up question? Pariho ba na karang brad kung di devoted kita sa divine mercy ang kanang ginapatpat sa aton, pero may ibang maski naman aton na hindi dapat ginaginig pa natin aton kaya ano na ano, pareho kami di divine mercy kita tatong kita, pero ang proseso ka naman sa karang dapat na nga mag 3 o'clock naga 3 o'clock prayer kita on chapter. Okay. Pero wala. Tapos ang simpa lang kada Domingo, kada bulan, balik ko sa Sibagwan. Ang way mag-abay na aman, galing nga nag-simpa, gabalik lang to. Ano ang dapat? First of all,
ang chaplet, ang 3 o'clock prayer is a devotion. That is not naman gato. It is a devotion. Nagadepende na sa imo ya, kung umrahod mo. It is not mandatory. Ano ang mandatory? The commandments of the Lord. If you disobey the commandment of the Lord, you commit sin. But if you don't, pray the rosary, if you don't pray the chaplet, wala man sing, dinahambal ang simbahan nga nakasala ka. It's a devotion. But that devotion could help us makabulig sa atong devotion. Kaluwasan. Amo na, sa 3 o'clock prayer, ano ang ginapangati? Di bala, nagapangati kita nga ang kaluwis ang ginuunag alungay sa tanan ng mga makasala. Makabulig sa atong hindi. Makabulig. Therefore, dapat natin. Dapat, kung may time lang kita to pray the chaplet, to pray the 3 o'clock prayer, pray kita. Kag isa pa gayud, ano identity kita? Pure divine mercy. So paano kita makilala ng divine mercy kung wala gani kita nag-chocolate, wala gani kita nag-3 o'clock prayer, why gani kita ka sa ulo? Diba? So we put siling on obligahon taman atong obligahon. But again, it's not mandatory, but it could help for us. Makabulig niya sa aton. Bisan wala sa tuod nga, ginaman ko ang nga umuulugin, pero makabulig niya sa aton. Pero? Okay. Question ta? Kamuta sister kay Ibal, ang kung may inom ko ang kundi ka mo, hindi ka mo kaya uya. Talag sa lang niya. Yes bro. Gusto ko sa ulo, abiya, kayo, kaya, pero hindi ko sa ulo. Okay. Sa ulo mo lang eh. Tama, tama. Actually, nagets ko ang imong point na brother, kaya ako mahina man ko sa memorization. Okay. So, amo na ganyan, may arak kita. Pinatawag ka talamdan. Kung hindi ka ka-memorize, talamdan. Basta, as long as you are praying with your heart. Okay? Na hindi lang kayo nagabasa kita. Kay, dako ang diferensya sa nagabasa ka lang sa sagin na batsyang mugin. Pareho sinabla, sa Bible, may namang kutsakon nga Jehovah's Witnesses. Brad, nabasa mo ng bilog ng Bible, wala ko sa iyong sabat nga uuho. Ang ginsabat ko sa iya, kinatunan ko. Kaya nga man, hapos magbasa, kamangkot. Hapos magtuon. Pero, huwag tayo mag-memorize. Yes, amo na gani, dapat may proper comprehension kita. Paros ba na sa 3 o'clock prayer? Ano mo na karoon ka 3 o'clock prayer? Kung kabalo ka magbasa, pero huwag mo maintindihan yung pinabasa. Diba? So, ga-pray kita, at the same time, ara kita sa prayer. Ano, you died Jesus, but the source of life flowed out for souls. No, huwag na dapat ang nang mabatsagan naging barang ato nga pagpangamuyo sa 3 o'clock prayer. Bisan may talamagan kita. Bisan sa rosary. Paano ba yung pag 3 o'clock prayer kung daw medyo ka pala ka alugid ma sign of cross ka lang okay ma ka? Ang imo pala nga wala nung kumano ang ano ang 3 o'clock pala na ranhaw nga may daw ay tachimpo nga maging ka sa bulo. Actually, if you say 3 o'clock prayer, may content na siya. So dapat may content kagit na i-ano dira. Unless, no? Unless na nanambal mo sakop-sakop kagit, wala ka sa time nga ma-pray mo kita na. And, depende na sa intention mo. Kung na-intention mo kita is, Lord, you know, offer ko ini nga sa inyong tapos para sa ako nga in every general rule, there is an exception. The exception is sa ano man nga mga rules. Ako siya siyang minambal ko, Lord, ikaw lang bahala sa amon, nasali ko sa imong tanan, I trust in you. Ang mga amo ka dyan na gina-raise ko bala ng mga pamangko, para ma-atis pa itsigihan ako, kuhay kung isa tuod na dibutado kita, pero kung ka isa, daw mahigit bala na tuligit, basta, ang importante, mabalik agad ko, kung ara ka man ng time na mag-pray mo siya, i-pray mo din siya. Ay, hindi mo sa taranggurong nga tiyon, sako, agad. No? May ara agad nga tayo nga maigid mo din siya lang ang prayer nga na. Kaya importante man nga masambit natin ang mga prayers. Kaya, siyempre, kung maga, nagasambit kita sa prayer nga, ang aton pala nga, nakakogiling mo, ginabuligan naman. So, acceptable siya, pero dapat hindi tolerated. Okay?
acceptable but not to be tolerated. Hindi mo lang na i-rason mo lang pero may nagsakot ko, moros lang ko. So hindi mo na sinjak ko. Okay, but dapat mas marami, ibang pray na. Ang isa't okay nga kundi diputado, nakalimit kita. Pero nagabalik lang kita to kung mag-retreat abi nga nag-serve or nag-observe. Ang ngawa ay kita ka-confessor. Kagwa ay man nag-simba. Okay lang ran? Okay. So, actually, may isa ka-obispo nga nag-humble nga simba ka mo. Kung ara ka mo subong sa estado sa mortal na sala, simba ka mo. Kung gusto mo mag-baton kay Kristo, simba ka mo. Tingaman, ang pag-baton kay Kristo sa dula ka pa maagi. Sa consecrated host, spiritual mo pag-baton. Pero, may pero ka na. Lantawon ta ang rason kung ano ka bukat. Ngaman na may hindi kita, ngaman ara ka subong sa estado sa nataon natin ng mortal na sala. Kung live-in, wala pa makasal, therefore, aragin na sa status sa mortal na sala. Pero kung kasado na siya, pag wala siya nag-asimba, may problema rin na. Hindi siya kaya okay na mabalik-balik na lang, nag-servisyo ka sa Ginoo. Pero ikaw mismo sa imong kaugalingon, hindi ka worthy. O kumbaga, wala ka sa status ng grasya. That is why, no, sa deliverance and exorcism, hindi pwede na makadto kami makadto sa mga sample din na process o ginadeliverance kung wala kami yan nakapreparat. Tingnan mo, example, process. May process sabi si sister, nagkadto kami, ako yara ko sa status ng mortal na sala. Tapos nagsagi ko, pinangadit siya, what will happen to me? Okay. Pwede ako ang process maging? Ako ang maging madelikado na. So kinahanglan, bago kita mag-servisyo ng taon-taon pamilya. Hindi ba kita perfecto ah? Wala siyang perfecto na tao. The point here is, paano ka bala magservisyo sa Ginoo? Kung ba ano nga may ara, ang asala, ng mortal, confess. No? Hindi pagsigisigi ha, nga ara kaya ako sa mortal nga asala, nga may ara ka man sin time para nga ma-reconcile ka sa Ginoo. Kabalo ka mo kung ano, ano git ang pinaka-proper term sa sakramento sa confessor. Ang pinaka-proper term da, sacrament of reconciliation. Naman sacrament of reconciliation because our relationship to God naguba. Paano ma-reconcile ang relationship natin sa Diyos? Confessor. Both silingon, kung ara kita sa estado sa mortal na sala, malayo kita sa relasyon natin sa Ginoo. That's why we should to have a proper and personal relationship to God. E kung may personal relationship kita kay God, kung silingon, madali ang grasya makapagsa. Nga, in-advisable na makanto ka na sa isang lugar sa pag-servisyo na arap kita sa estado sa pagpakasala. Dapat, unang tala yung matinduan ko. Hindi mong patiyawa sa inyo kung kasala ka. Balikan ka sa yawa. Okay. Okay na? Nasabat? Okay yun. Ay, manabu po ka isa ang naman ang tamayo doon sa ato nag-serve sa ibabaw sa Sibagwan kasi nagabalik na naman ang ato na lang na wala kita kapag-isa, wala kita kasimpa kung naman lang ang gusto ko kung isa maging clear ba lang wala niya pong pari nag-kapag-isa dito wala mo ayo asya yung pero, amo naman yun in that case kung kita ang nagtulog sa ato kasi katao, kung ako yung pamamagotong personally, hindi ko mag-baton nga ang malungbing nga, oh, si Sister Tang may mortal na kasala. Ay nga man, even though umpan at tabi nga wala sa nagkakonfisar, pero wait, tayo ka ba rin ba si nakakonfisar sa iban niya lugar, amo na bala, kay ang himuon na lang siguro is to guide. Amo na bala sa Pablo nga lay gayan niyo ang isa at isa. Kung na bala ina nga bagay sa atong isip katawo, sa atong brother and sister, sobrang ta, itap natin siya. That is his, nakakabusar. Ano na bala, kung istorya mong kasamayad, kagkawhay, aguto nga, ang nag-servisyo ko, kayo bala, kuha mo niyo, ang factor nga aman, kung isa nag-bululagay, or nag-separate ang isa kang isa, tungod kay, sa ginatawag natin, miscommunication. So dapat may proper communication ng isa isa. Kung may nakita kang kasawayan, palapitin. Ano hambali Kristo? Hambala siya nga kamulang. Kung hindi siya mamati sa imo, dalakas ang duwa mo po yung kasaksi.
Kung hindi, pag isa mamati, dahil asa community. Kung hindi, pag isa mamati, pabay E. Tama. Ano na balipisto? Ano na balipisto? At kung wala si mamati si Moti, at least naiobra mo na ang part mo. Ang problema lang, nakita mo, wala mo ginobra ang part mo, delikado kag itinan. So, hampal mismo sa Ezekiel, pareha pamalandungan tayo ng hampal ni Propeta Ezekiel sa 3:18, sila niya dere. Hampal niya dere, ho? Kung magsilik ako nga ang malaot nga tawo dapat mapatay, pero wala mo siya pagpaandami sa baylo sang iya, pag ginawi agud nga maluwas siya, mapatay siya nga makasasala kag ikaw ang may salakton sang iya nga matayon. Na hamba sa Ezekiel 3:18, kung wala naton din warningan ang tao nga hambal naton nga nakasala or wala sa estado sang grasya, kag napatay ang tao nga ina, panantaman nga dapat natong hambalan, mapatay siya nga sa lapkong ka. Pero sa hamba sa 3:19, kung ikaw magpaandam sa malaot nga tawo, kagini siya magbuntat sa pagpakasala, mapatay siya nga sa gihapon makasasala, pero maluwas mo ang imong kaugalingon. Muna, maluwas mo na ang imong kaugalingon kung mawarningan mo na ang nagkapakasala. Pero kung wala mo kinwarningan, kag napatay, delikado. So, obrahon, amo na ginhambal ko? Sin of omission? Yes, sin of omission. Ang amo na ginhambal ko, dapat may proper communication kita. Ang nagaguba man sa aton na relationship sa isa kat isa, miscommunication.